balikan muna natin yung nakaraan lang, yung lesson 1 and 2. So, ito yung picture na teacher made module worksheet. So, ito po yun. Pwede nyo pong i-stop ang video lesson para pwede nyo pong mapanood at makopya. Ayan. Pwede nyo rin po i-download po itong gawa ko para may nababasa naman po kayo at napag-aaralan. Yung red na yan, yung red borderline, kung ipiprint yan, yan yung harap likod. So, yan yung mga enhancing and decorating bamboo, wood, and metal products. Balik lang tayo na, binabalikan lang natin kung ano yung napag-aralan lang last week. Yan, binabaga lang po para kahit papano, pwede nyo pong makita. Ayan. Yung kulay blue naman ang borderline, ang harap at likod niyan ito. Pwede nyo pong i-pause or stop ang video lesson na ito para makita po ninyo, mabasa ang ating video lesson. Ito naman yung kabaliktaran ng kabilang page. Next. Ito yung madalas na Google Ask, yung mga madalas itanong at madalas din mailabas sa mga exam, mga summative test o quarter exam. Ang lesson 2, ito yun sa kabila, creativity and innovativeness in enhancing decorating bamboo, wood, and metal products. Dito naman yung lesson 2. Orange ang kanyang borderline. So, ang kabaliktaran naman niya o kabilang page niya ay ito. Yan. Samples of such products include woodcraft, may bamboo products, may metal products. So, bawat column yan. Para maalala nyo kung ano yung na-lecture o na-turo last week. Borderline naman ito ay violet. So, ang big idea dyan, yung pinaka-conclusion, products made of bamboo, wood, and metal can be enhanced through different techniques in order to increase their marketability and saleability. Para mas mataas ang pagbenta at maging kumbaga tangkilikin at bilhin, magustuhan ng consumer yung produktong ginawa o project na nagawa. So, kailangan natin ng enhancement techniques, okay? Tapos sa mga notebooks po ninyo, yung pinaka-activities niya, ito, yung check your understandings, direction list, 10 Philippine products are you most proud of. So, isip lang kayo ng 10 produkto na pinagmamalaki natin dito sa Pilipinas na gawa sa bamboo, wood, and metal. Then, reflection, ubuin nyo lang po yung phrases from the lesson about enhancing and decorating bamboo, wood, and metal products. As a student, the most interesting for me is, then maglagay kayo ng ideya nyo, because, anong dahilan? Yeah? So, ang pinagkuha kong libro ay Life Skills through TLE Textbook. So, ito po yung ginamit kong libro. Ayan. Next na po tayo. Wow! Open Sesame. So, ang ibig sabihin ng picture na yan is to open the cabinet with industrial arts tools. May nakikita po tayong dyan, dagare, drawing paper, and syempre hand drill. May ibig sabihin ang cabinet na yan. Next. Home. Okay. Next picture. Yun. Ano kayo maiisip ninyo pag nakikita nyo mga pictures na yan? Ayan, no? Ang bilis, ha? Wow, wow.
Ay, alam ko na. Ito yung mga bagay na may kinalaman sa industrial arts. So, ganun lang po talaga tayo. Kailangan attentive tayo. Pagganain ng isip kung ano ang nilalaman ng pictures o slide at video clips na napapanood natin. Welcome po sa ating YouTube channel, Unbox Opportunities. Ginagamit ko po ang aming YouTube channel para sa video lesson sa Technology and Livelihood Education 6. Video lessons po ito para sa Technology and Livelihood Education Quarter 2 or 4. Ano kasi tinuro sa Quarter 2, yun din ang tinuturo sa Quarter 4. All about industrial arts. Ma'am Cezle Rose Tikirit, you can also follow me at my Facebook at Anissa Elsha. Then, ito naman yung contents. Inilalaman ng module at lessons na dapat natin pag-aralan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dito po yun, 7, 8, 9, dito yun, 10, 11, 12, 13, and 14. So, tuloy po tayo. All about industrial arts. Review of the past lesson about the topic. Industrial arts is an educational program which features fabrication of objects in wood or metal using a variety of hand, power, or machine tools. Industrial arts is commonly referred to as technology education. Industrial arts is defined as the study of the skills needed to work with tools and machinery. So, ito po yung iba pang meaning. Learning competencies. Sa nakaraang video lesson natin, all about module 1, lesson 1 and 2, yung lesson 1, enhancing and importance and methods of enhancing decorating bamboo, wood, and metal products. Lesson 2, creativity and innovativeness in enhancing decorating bamboo, wood, and metal products. Halatang nagbakel pa, diba? At least, original, legit itong ginagawa kong video lesson. Wala nang edit-edit, tuloy na po. How to use this module? Before starting the module, I want you to set aside other tasks that will disturb you while enjoying the lessons. Read the simple instructions below to successfully enjoy the objectives of this kit. Have fun! Follow carefully all the contents and instructions indicated in every page of this module. Write on your notebook the concepts about the lessons. Writing enhancing learning that is important to develop and keep in mind. Perform all the provided activities in the module. Let your facilitator and guardian assess your answers using answer key card. Analyze conceptually the post-test and apply what you have learned. Enjoy studying! New lesson. Learning competencies. Ito yung nakikita nyo sa side na to. Pinost ko po yan. Ito po ay nanggaling sa yung unang-unang video natin o video ko po dito sa YouTube channel namin na tinatag na MELC, Most Essential Learning Competencies. Yan po yung nilalaman ng lecture o lesson ng industrial arts. We have number 1, content. Enhancing decorating finished products. Ito yung karugtong. Pwede nyo pong i-pause or stop para mapanood po ninyo at mabasa at makopya po ninyo. Yung pangalawa naman ay production.
repair of simple electrical gadgets. Number 3, repair of simple gadgets, furnitures, furnishing at home and school. Number 4, recycling of waste materials. So, yung apat na content na yan, the 4 contents are important to study or learn during industrial arts. So, yung PowerPoint presentation or video clip, kasunod na po ng slide na to. Okay? Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Video lesson gamit ang aming YouTube channel na Unbox Opportunities. By the way, I'm your friend, Kachika. Please follow me at my Facebook at Anisa Elsha. So, ginawa ko po itong video lesson na ito para sa mga students ko sa Technology and Livelihood Education 6, Industrial 6, Module 2, Lesson 3. Decorating bamboo, wood, and metal products. Our country has vast natural resources where useful products are derived. Philippine forests produce timber which are made into home furnishings. Yan, kung anong masasabi niyo po dito sa pictures natin, you may comment down below kung ano yung naisip ko ninyo, anong nakikita ninyo, ano ang sumasabi sa inyo isipan, ano ba ang purpose ng forest. Wooden furniture such as tables, chairs, and cabinets are usually made of hardwood such as nara and mahogany. So, dun sa picture na nauna na nakita ninyo, forest, dun kumukuha ng mga natural resources o raw materials sa paggawa ng tables, chairs, cabinets. Okay? Yan yung pictures na to. Yan. Yung picture na yan, yan, sa buong paligid ng slides natin, makikita naman ninyo kung ano ang mga ginamit na materials. Oh, we have bamboo, kawayan. Bamboo, which is abounds throughout the country, is a fast-growing woody grass used for multiple purposes, mainly as furniture. Bamboo can also be used to build houses, bridges, fences, baskets, hats, and flutes. Next is pogon. Nakikita niyo sa pictures, di ba? Pogon is a type of grass which can be used in making baskets and hammock. Or hammock. Also, we have coconut tree. A coconut tree is also known as the tree of life because of its many uses. From this tree, you can read the following definition. One can get food, materials for shelter, furniture, accessories, and other materials. At ang puno ng buko o puno ng niyob, tinatawag na puno ng buhay, dahil lahat ng mga materials makukuha mo na rito. May pagkain ka na, may pangbahay ka pa. At dagdag extra income. Next, minerals. Mineral resources are also found in the Philippines. It is classified into metals and non-metals. Pag sinabing metals, yung mga bakal. Okay? Then yung non-metals, mga uri din na metal yan, pero hindi yan gaano nakakalawang, o yung non-ferrous, ibig sabihin hindi yan kinakalawang. Isa naman ay kinakalawang. Depende sa pag-aaral natin, no? Mineral specimens, yan yung mga iba't ibang uri ng minerals, stone, mga bato. Metals like nickel, iron, and copper are examples of metals. Balikan natin yung picture sa una. Ayan, nakakita na kahit, di ba, ng mga bakal. Kahit dun sa paggawa ng aeroplano, mga bakal na ginagamit dyan. Okay?
Non-metals. Cement, clay, and marble are example of non-metals. Yung mga example sa picture sa baba, makikita nyo dyan. Yan yung mga halimbawa ng non-metals. Yan, ceramics. From these materials, different products are created such as furniture, household items, decorative objects, and fixtures. Indeed, our country is rich in natural resources that can be sources of our livelihood. Kaya nga maraming gustong manakop sa bansa natin eh. Dahil napakayaman natin, napakayaman ng bansa natin sa mga natural resources. Hardware. Hardware stores, sometimes known as DIY stores, sell household hardware for home improvement, including power tools, plumbing supplies, electrical supplies, cleaning products, and green or garden products. Sorry for the word. Halatang inaantok na, diba? Gabi lang kasi nakakapag-vlog. Materials used in decorating bamboo, wood, and metal products. What are those? We have types of finishing materials. Number one, fillers. These are applied on wood to fill up cracks, holes, and grooves. There are two kinds of wood fillers such as paste filler and shellac. So, ang number one finishing materials natin o panapos na materials ay fillers. May dalawang uri ng fillers, paste filler, and shellac. Ito po yun. Pwede nyo pong i-pause o stop ang video lesson natin para nababasa at ninyo na pag-aaralan. Ito yung pangalawa. Number two types of finishing materials. Yung una, fillers. Pangalawa naman ang stains. Ito yung mga stain examples. So, number three, paint. Una, fillers, stains, paint. So, we have tools for finishing materials under ng paint. We have paintbrush, paint roller. Number four, varnish. So, meron tayong, ano yung number one? Tandaan nyo pa, fillers, stains, paint, and varnish. Number five, enamel. Balikan natin, ayan. Pwede nyo pong i-pause, stop ang video lesson na to para makopya po ninyo ang nilalaman ng lesson natin. Pang number 6, locker. Ayan. Hi guys! Thank you para sa pagpapanood ninyo ng ating video lessons. Kung may katanungan pa po kayo, pwede kayo mag-chat sa akin sa ating GC. Thanks for watching!